Magandang gabi po muli sa lahat ng mga tagapakinig ng Online Bible School. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Edwin Limbaga. Para po muli sa ating pagtatalakay ng Part 5 ng Applying Bible Logic in the Subject of Election and Predestination. Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at nagpaparating ng kanilang mga tanong. Lagi ko pong pinapaalala na ito po ay course na Bible Logic. And we've been doing this since last year, 2020. Ngayon po ay 2021. We have been discussing so many topics already. At maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybayan po. Marami pong tanong at marami pong mga clarificatory questions na pinarating po sa akin. Yung isang kaibigan, at maganda naman ang kanyang paraan ng pagsasalita, maganda naman yung kanyang pagpaparating ng kanyang tanong. Ang sabi niya sa akin, Pastor, ni-review ko ang iyong lesson last Monday. I have two questions. Sabi niya, sa magkagayon, sinabi mo na hindi sovereign ng Panginoon before the creation kasi wala pa siyang nililikha. Kung magkagayon, hindi po eternal ang attributes ng Panginoon. Hindi rin siya, yung pati yung love, hindi raw po eternal. Kasi wala pa naman siyang nililikhang tao. So wala pa siyang object of love. Sabi ko, that is logical. That is logically correct. Well, even po John Calvin, basahin niyo po yung kanyang definition of sovereignty. Hindi ho ninyo pwedeng paghiwalayin ang pagiging creator ng Diyos at ang pagiging sovereign ng Panginoon. Ano ho, magkakambal po kasi ang pagiging creator niya at ang pagiging sovereign niya. Pag inalis niyo ang pagiging creator niya, hindi po siya pwedeng maging sovereign kasi wala pa siyang nililikha. Pero the fact na siya po ang Diyos na nag-create, siya rin po yung nangunguna at siya rin po ang namamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Yun po ang ibig sabihin ng kanyang pagkasoberano. So it is logically correct since we are dealing with the philosophical understanding or should I say philosophical assumption. So before creation, God is not sovereign because sovereignty can only be exercised after He create. Kasi yun hindi ho pwedeng hiwalay ang creation at sovereign, ang pagiging sovereign ng Diyos. Cannot be separated. Ngayon naman po mga kapatid, we will be dealing with part 5 na po tayo ng lesson ng Applying Bible Logic in the Subject of Election and Predestination. Pero doon po sa how to make a logical inference, 2 na po ito. Hindi po siya part 2 kundi 2. How to make logical inference 2. Kasi last Monday, yun po yung ating topic. Honestly speaking, I'm trying to recall my discussion last Monday. Medyo nakakaroon po ako ng mga lapses sa aking memory. Sa dami po ng ginagawa, sa dami po ng trabaho. Pero nais ko pong tutukan ngayon mga kapatid, one of the most important subject, which is the word election. Magtataka kayo bakit parang sa dulo ko na ho dinil ang election. Ang predestination, according to what the Bible says, ay unto adoption. Applied only to Christian. Applied only to the saved. Never na ginamit ng Bible ang salitang predestination to the unsaved. Because more specifically, predestination is unto adoption.
So, hindi natin siyang pwedeng gamitin sa unsaved dahil hindi naman sila pwedeng ma-adapt. Pero the moment na ginamit natin ito sa unsaved, in reference to their destiny, that is already a philosophical approach. It can be correct one way or the other, but somehow it cannot be biblically true. Ano po? Gusto ko lang mong ipakita ngayon sa inyo na iba po ang Bible meaning ng word na election at predestination. Not according to what John Calvin is trying to define. Not according to John Calvin understanding. Kaya I keep telling and arguing that John Calvin doctrine of election and predestination is purely philosophical. That is purely philosophical. Ano po? Somebody also may nag-send sa akin ng comment. I'm sure sa usapan nila yon, hindi na sa dito sa akin. Pero sabi nung nag-comment, napakinggan niya raw ako. Ang sabi niya, kinomentuhan niya yung sinabi ko na if it is by decree, ano ho, the act of creation is under the decree. Ang sabi ko, therefore, election is arbitrary. Ano ho, walang basis, walang pamantayan. May sinabi po siya, sabi niya, ang basihan niyan ay yung purpose ng Diyos. Okay. Medyo na-confuse ako, natuwa at na-confuse on the other hand. Bakit ko po sinabi? Since na hindi po niya inelaborate yung meaning ng salitang purpose ng Diyos, ginamit niya ang Isaiah 46:10. Pero since lack of elaboration, lack of hindi niya in-expound, hindi ko tuloy makita yung kanyang ibig sabihin na election is according to the pleasure and purpose of God. Okay, so I will be dealing with that. Since na hindi ko naintindihan yung point ng taong yon, natuwa ako, pero nalungkot on the same time dahil sayang sabi ko hindi ko naging klaro kasi wala akong way na alamin, tanungin kung ano yung ibig niyang sabihin doon. But this time, tingnan po natin ang biblical meaning ng salitang election. Is election is unto salvation? Yun agad yung tanong ko. Is election is unto salvation? Para sa ganon, maunawaan po natin. I keep hearing this from all followers of John Calvin. Ano? Nasabi nila ang patay ay hindi maaari na maghanap sa Diyos. 'Yun ang sabi nila. Ang patay ay hindi maaaring maghanap sa Diyos. Yan po yung akin titingnan ngayon. Bibigyan ko din po yan ng logical inference. Pangalawa, na dinig ko lagi na sinasabi niya, ang taong makasalanan, lahat ng gagawin niya ay puro kasalanan. Confused po ako sa term na yan, pero sabi niya, ang taong makasalanan, lahat ng gagawin niya ay puro kasalanan. Now, lahat po yan ay related po sa election. Lahat po yan ay may kinalaman po sa election. So, liliwanagin ko yung kasi kung hindi ho naging maliwanag sa atin yon, hindi ho natin lubusang makita yung salitang election, yung elect according to the foreknowledge of God through the sanctification of the Spirit. Since na yun ang bibigyan natin ng logical inference, mangangailangan po tayo ng sapat na pangunawa sa bawat topic, subject na dinidiscuss po natin. Kasama na po rito ang subject of sin. Pag hindi po natin naunawaan ang sin, nung itinuro ko yung singular sin at saka plural sin,
magiging conclusion po ninyo ang election is unto salvation. Okay? Yun po yung magiging conclusion nyo. Pero biblically speaking, yun po ay philosophical po yun. Pero biblically speaking, mayroon pong intended meaning ang term na election. Yung may intended meaning po yan. May reason po yan kung bakit ginamit ng Diyos. Katulad din po yan ng predestination. Ang unang pangunawa, ang unang dating sa atin, para bagang predestined ang pupuntahan ng tao. So ang logical assumption, tumutukoy ito sa langit, tumutukoy ito sa impyerno. Kung tumukoy ito sa langit o kung tumutukoy ito sa impyerno, at since the word itself define the our understanding, the word predestination, so ito ay langit, ito ay impyerno. But the Bible speak very, very particular na yung predestination is unto adoption. We are predestined to be adopted. As mentioned in the book of Ephesians chapter 1, verse 5. Ano po? Not on purpose for Jesus Christ to become the firstborn. So that yung pagiging firstborn niya, siya ay magiging tagapagmana. Nang alin? All power is given unto me in heaven and in earth. Yun yung purpose ng kanyang pagiging firstborn. So the necessity of becoming a firstborn ng Panginoong Jesucristo ay hindi na ho natin pwedeng questionin. Kaya nga firstborn na ang tawag agad sa kanya, kahit sa Hebrews chapter 1 sinabi na po 'yan. So ngayon, tutukan po natin 'yon, yung salitang election. Intindihin po natin. Dahil pag hindi ho natin naintindihan yung sin, singular sin, at saka sins, plural sins, mawawalan po tayo ng connection sa purpose of election. Kaya tuloy ang pangunawa ng marami, kapag ikaw ay ang taong hindi ligtas, wala daw siyang ginagawa kundi puro kasalanan. Medyo ano po ako doon, medyo gusto ko hong gamitin yung biblical term. Ang sinabi talaga ng Bible, hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung talagang term na ginamit. Ano ha? So kahit anong gawin ng tao, hindi siya makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So dahil po diyan mga kapatid, tingnan po natin ngayon yung purpose ng election. 23 times po ginamit sa New Testament ang salitang elect. Kasama na po ang election. Ano po? Ang synonyms po niyan ay chosen. Ano ho? Yun ang synonyms niyan. Na kapag pinili ka, mayroon pong dahilan kung bakit ka pinili at kung ano ho yung intended meaning ng Bible nung inilapat ang salitang elect, yun po yung gusto kong tingnan natin. Kasi pwede naman nating gamitin yan sa ibang pakahulugan, pero magpo-fall na po siya sa philosophical understanding. And it can be correct logically, but cannot be accepted to be true. Kasi ang Bible is governed by the law of intended meaning. Okay. So tingnan po muna natin mga kapatid. By the way, bago ako magtuloy, a special announcement lang po. Sa lahat po ng pastors, kung kayo po ay malapit dito sa Baco or Cavite, o kaya nyong puntahan ng Baco or Cavite, magkakaroon po kami ng launching ng Christian Economic Community. Ito po ay pagbibigay ng mga hanap buhay sa mga mananampalataya. Well, aminado po kami na hindi lahat ng mananampalataya ay mabibigyan. Pero kung kayo po naman ay sa tingin nyo, interesado kayo at makakatulong sa inyo, sa December 10,
alas 3 po ng hapon, dito lamang po sa Gardenia Subdivision, sa kanilang basketball court, doon po gagawin yung launching ng Christian Economic Community. Magdadala po ang Timplado Company ng 5 food cart, 5 designs of food cart na ipakikita po sa inyo. Ano ha? Kung sa tingin nyo ay interesado po kayo sa bagay na ito, ako naman po ay mayroong project sa mga pastor. Hindi ko i-open dito publicly. Pag-uusapan ho natin doon sa December 10 yung aking project para sa mga pastors. Patungkol po yan sa Christian Economic Community. Pangalawa, may nakipag-usap po sa akin na businessman. Nung madinig po niyang announcement ko, Christian din po siya. Sabi niya, Pastor, pinakita niya yung mga designs ng kanyang mga sandals. Manggagawa po sila ng sandals na pinapadala sa Europe. Sabi niya, baka sakali po makatulong itong nagkakaroon po kami ng technical issues, mga kapatid. Naglolo ko yung aking camera. Naglolo ko po ang internet. Naglolo ko yung tatlong computer na po ang bukas ngayon. Para lang po maiayos. So, humingi po ako ng paumanhin. Saglit lang po ha, para maayos po ito yung ating camera. Pero alam ko, naka-record naman ng sounds eh, no? Nadidinig. Ayan. So sa December 10. Ayan. Ano naman ba? Babaguhin? Ayan. Ano bang nangyari? Yon, thank you so much. Tatlong computer na po ang bukas. Isang laptop, dalawang desktop, para lang po maayos. Okay na ba? Okay, it's working now. Thank you so much. So December 10, alas 3 po ng hapon, para sa ating launching ng Christian Economic Community. Bumubuo po tayo ng economic community. Pagbibigay hanap buhay po sa mga mananampalataya. Nakipag-usap na sa akin yung may-ari ng isang papagawa ng mga magagandang sandals na pinapadala nila sa Europe. Sabi niya, Pastor Edwin, baka makatulong po ito sa Christian Economic Community. So lahat ng designs binigay niya. Sabi ko, Sir, pag-usapan po natin yan. Also yung mga Christians na may mga products na pwede hong mapakinabangan ng mga mananampalataya, at the same time, kumikita na ibebenta ang product nyo, kumikita kayo, nakakatulong pa po tayo sa mga mananampalataya na pwede rin po namang makatulong sa inyong business. Ano po? Kanina nag-meeting po ako, mga around 10 a.m. Kamiting ko po ang isa uling businessman. Meron po siyang around 200 trucks. Ang pinag-usapan po namin ay I think pag-e-export ng mga products. Ano ha? I don't know where, pero we're talking of the big volume of products. So pag-pray po natin lahat ng yan, lahat pong yan ay makatulong. So lahat ng pastors,
Kung sakasakali po interested kayo, please let me know. Pwede nyo po akong i-PM. Pastor, malapit lang po ako dyan sa Molino Baco, or can I come? Can I join you? Ano po? Pwede po. Pwede rin po kayo magdala ng inyong mga members para sila na mismo yung mag-decide kung anong magiging reaction po nila sa mga ipapakitang food cart. Kung kayo bilang pastor, may mga alam kayong mga miyembro na makakatulong ang ganitong bagay, isama nyo po sa December 10, alas 3 po ng hapon. Kung hindi nyo po alam, we are willing to help you and guide you paano kayo makakarating. Ano po? So, December 10. Pangalawa, announce ko po, ano nga yung binigay kong resort? Yung may resort po. Ito po ay sa pangunguna ni Pastor Jose Conwy at Donna Conwy, na kung nangangailangan po kayong magbakasyon, nangangailangan po kayong ng overnight o staycation, kung tawagin nila yon, staycation. Pwede po kayong tumawag sa may number tsaka may page po yan eh. Senior ko na po sa Facebook ko. Hindi ba yon IRS? I-check nyo nga yun para ma-promote ko tong resort for your staycation. Ano ha? Overnight, tama po yan. Kung malaking grupo kayo, napakaganda ng lugar. Nakita ko yung picture, pinuntahan ko yung kanilang page, nakita ko yung picture. Ang ganda. Ang ganda. Sana nga may ipakita rin dito. Meron ba dyan? Hanapin nyo, kunin nyo sa akin, isinend sa akin. Mamaya ipakikita ko po yun. Papadownload ko lang para sa ganun makita ninyo. Okay. So mga kapatid, yun po. Ayoko maubos ang oras. Tuloy po tayo. Ano na po tayo? How to make a logical inference 2. Ano ha? Pero bago ho yan, buksan nyo po ang inyong mga Bible sa aklat po ng Isaiah chapter 46 verse 10. Ito po ang talata na laging ginagamit po nila para ipakita na ginagawa ng Diyos lahat ng kanyang kagustuhan lamang. Ano po? Ito rin po yung ginamit na talata sa akin bilang dahilan na hindi po arbitrary ang pagpili ng Diyos. At ang tanging nakakaalam lamang ng dahilan o katangian ng kanyang pipiliin ay ang Diyos na rin. Kung saan siya malulugod at kung saan siya matutuwa, yun ang kanyang basihan. So ako naman ang sinabi ko, kung by decree yan, ano yung pwedeng basihan ng Diyos? Ano yung mayroon ang pinili at wala doon sa hindi pinili? Kaya ang laging sinasabi ko, that will become arbitrary. I am arguing on philosophical view. Okay? Kasi hindi naman natin, ang tawag doon sa sinasabi ko ay human perspective. Pagtinging tao. Okay? Na kapag ang Diyos ay mamimili, hahanapin ko anong katangian, ano yung hinahanap mo o ano yung basihan mo para yung isang tao mapili mo at yung isang tao hindi mo siya mapili. Ikaw ba'y tumitingin sa gandang lalaki? Ikaw ba'y tumitingin sa katangian? O wala kang hinahanap na katangian? At kung meron man, sarili na lang ng Diyos yun, hindi na natin malalaman yon. At kung tatawagin na lang natin yung secret, dahil siya na lang ang nakakaalam, kaya sabi, secret things belongs to God, but those who are revealed belongs unto us. So, yun po yung salitang arbitrary. Siguro, in a human side, hindi mo na ngayon makita. Kung ganun nga po, kung it is by decree. Kaya lang, malimit na malimit gamitin po ng ating mga kapatid ay itong Isaiah 46 verse 10. No, ngayon, ito ang kukunan natin at lalagyan natin ng logical inference. Ano nga po ba talaga ang ibig sabihin nito? Under the first law of Bible logic known as the law of intended meaning. Under the first law of human logic known as the law of identity. Anong ibig kong sabihin?
kailangan nating ma-identify ang Isaiah chapter 46 verse 10. At kunin at unawain natin ang kanyang intended meaning. Ano nga ba kaya ang pakahulugan nito? Paano tayo mag-a-arrive ngayon sa conclusion? Ano po? Ito nga kaya ay lahat ng bagay sa mundong ito is according to the pleasure of God. Base sa pagkakasulat ng Isaiah chapter 6 verse 10, uulitin ko po, in making inference, we can only base our conclusion to what is stipulated. Okay? Not to what is speculated. Let me repeat. In making a logical inference under Bible logic, gusto ko malinaw ha, in making a logical inference under Bible logic, okay, we base our conclusion to what is stipulated in the Bible, not to what is speculated. Hindi natin ini-speculate kung ano yung meaning. At doon tayo gagawa ng conclusion. Sa palagay ko, ganito yan. Hindi pwede. Kailangan nakabase sa kung ano nang nakasulat. Hindi natin pwedeng kontrahin ano man ang nakasulat sa Bible. Any speculation that is directly contradictory to what is stipulated is automatically wrong. Ang nakasulat, laging tama. Ang haka-haka, pwedeng maging mali. Ang stipulated, ang tawag dyan ay supremacy of the Bible. Ang speculated can be logically correct, pero ang tawag po diyan, mga kapatid, ay logical and philosophical. Not all logical and not all philosophical assumption are biblically correct. They might be logically correct, but not automatically that any logical assumption are already biblically correct. Okay? Kaya nga, ang liwaliwanag ng sabi ko eh, under the supremacy law of the Bible logic, laging tama ang Bible. Any philosophical assumption that will contradict directly the Bible, automatic mali po yun. So, in making a logical inference, remember this, we base our conclusion to what is already stipulated in the Bible, not what is speculated under philosophical assumption. Okay, maliwanag po yun. Since we already have the verse na kung saan ginagamit ng lagi-lagi, mga kapatid, gagamit uli tayo ng analogy at titingnan uli natin at bibigyan uli natin ng malawak-lawak na pangunawa at i-apply po natin sa salitang election. Okay? Kasi sabi nila, hindi naman arbitrary ang election. Why? Because God has a basis for election and that basis is His pleasure. That is His pleasure. At ang gamit nilang talata ay Isaiah chapter 46 verse 10. Now, let's see if the Isaiah chapter 46 verse 10 is the exact intended meaning ng pangunawa nila na tatandaan niyo po. Pwede tayong magkakontra ng pangunawa sa iisang talata. Ang ibig sabihin lamang po niyan, pwede isa sa atin mali o isa sa atin tama, pero hindi tayo pwede maging parehong tama under the law of excluded middle. Isa lang sa atin ang pwedeng tama o pareho na tayong mali. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng isa pang pangunawa doon po sa tinatawag nating purpose at ibase po natin sa Isaiah chapter 46 verse 10. O basahin po natin ang Isaiah chapter 46 verse 10. Itong sabi ng Bible,
declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So sa makatuwid, ang reference po ng pleasure, iyong counsel. Ang sabi ng Bible, my counsel shall stand. Last week, last Monday, ipinakita ko sa inyo na yung counsel ay hindi po ibig sabihin decree. Tinanong ko din po ang isang Calvinist nito. Tinanong ko sa kanya, Pastor, ang plan po ba at decree pareho? Do you see that the plan and the word decree is the same? Sabi niya, hindi. The decree has a plan and a purpose, but a plan is not a decree. That is exactly correct. In the book of Acts chapter 2 verse 23, I have proven last week that the word decree is in the word determinate counsel. Yun yung salitang decree. So kapag binasa natin ang Acts chapter 2 verse 23, yun yung decree. At ang decree ay naandun sa salitang determinate counsel. Pero yung word na counsel, hindi po siya decree. Okay. At kung mapapansin nyo, maging ang foreknowledge, hindi rin po decree. Bakit ko po sinabi? Sa Acts 2:23, magkahiwalay ang determinate counsel at saka foreknowledge. Because kung ang foreknowledge is automatically decree, sa makatuwid, redundant po yun, twice mention ng decree sa Acts 2:23. So dito, napapatunayan po natin, ang foreknowledge is not a decree. So yung election, yung elect according to the foreknowledge of God, is not a decree. Kasi ginamit ang foreknowledge, but ang foreknowledge inihiwalay sa decree. So sa makatuwid, hindi natin pwedeng i-assume na ang decree at foreknowledge iisa. Okay. Pangalawa, ang counsel, hindi rin decree. Kaya ipinakita ko sa inyo last week ang Hebrews chapter 1, mga kapatid, yung counsel na kung saan nagkaroon ng position, Father, Son, and Holy Spirit. At sinasabi ko sa inyo, hindi decree yung position ng tatlo. It's part of a plan. It's a plan of salvation. The position of the three persons, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit, they have a certain beginning in the eternity past. Kaya sabi niya, this day have I begotten thee, in reference to the Son. Sabi niya, I will be to him a father. So that was the declaration of one person to become a father, and one person was declared to become a son. They have a certain point in time in the eternity past where they their position has a beginning. Okay? In the eternity past. Kasi yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 1. That position is not part of a decree. They are part of the plan. What is very clear in the book of Acts chapter 2 verse 23, ang sabi ko, yung death ng Panginoong Hesukristo was part of a decree. Why? Because ang sinabi doon, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, now it will give us a priori probability na sa council, pinag-usapan po ang kamatayan ni Kristo. The declaration of one person to become the Son, which in fact is a part of salvation plan. And his death is a part of a determinate council. So sa makatuwid, it is automatically to say na yung sinabi mga kapatid ng Romans chapter 6 verse 23, tama ba? Verse 26 or verse 23. For the wages of sin is death. That is a decree. Why? Ang sinasabi ko po sa inyo ay yung mga probability. Dahil lamang sa isang Acts 2:23 na nagsasabi, him being delivered by the determinate counsel.
and foreknowledge of God. So now we pumapasok na po sa atin yung tinatawag nating a posteriori and a priori probability. Sa a priori probability, babalikan natin ng Hebrews chapter 1, na kung saan yung Father, Son, and Holy Spirit nagkaroon ng position at beginning. So doon natin nakikita na yung position na yan was determined, the Son was determined to die. So His death was a decree. So hindi na ho natin pwedeng questionin yon. Okay? Kasi dinelivered siya nung determinate council. So maliwanag po yon na mayroong part ang council na hindi decree. Ano yon? Yung Father, Son, Holy Spirit, hindi yan decree. They are part of a plan. And ang tawag dyan, council. Pero once na naging decree, ang tawag naman doon, determinate council. So, ang gusto kong patunayan ngayon, mga kapatid, ang Isaiah 46 verse 10 is not about determinate council. It is about the council. Kaya ang sabi ng Bible, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Now, we have now a starting point kung anong hahanapin natin so that makuha natin yung reference ng I will do all my pleasure. Well, i-disregard na po natin yung decree. Ano ha? I-disregard na natin yon. Kasi, since ginamit lang my counsel shall stand, at hindi naman ginamit ang salitang determinate council, so maliwanag naman sa Bible na ang determinate council ginamit lang po sa salvation. So we know that everything about salvation is a law. Ano? Batas yan. Law of sin and death, batas yan. Law of the spirit of life, batas yan. Sa law of the spirit of life, ano yung sinasabi doon? Ang lahat ng sa kanya'y sumampalataya ay di mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is exactly the law of the spirit of life in Romans chapter 8 verse 2. Ano naman ang sinasabi ng law of death? The law of sin and death. Ang kabayaran ng kamatayan, kasalanan, batas din po 'yan. That is being determined by the council. And they are a byproduct of a determinate council. Dinetermine nila yung decree. At yung dinidecree nila, without question, lahat ng patungkol sa kaligtasan. Ano po? Kaya ang isa pang napatunayan natin, the act of creation in Genesis 1:1 is not even part of a decree, but rather part of a plan. So dito ngayon, mga kapatid, gusto ko nang makita na natin dito. Pag hindi ho kasi natin nakita ito, mga kapatid, hindi natin makita yung pleasure ng Diyos. Okay, tingnan naman natin ngayon. So therefore, the council is all about the plan. Now, we want to understand the plan. Ano ba ang plano? Ano ba ang purpose? Because doon, ang counts naroroon ang pleasure ng Diyos. Okay, tingnan niyo po ito, mga kapatid. First, I want you to understand the plan of creation. In Book of Revelations chapter 4 verse 11. Now, tandaan niyo po to, ha, how to make a logical inference. Ang hinahanap po natin ngayon is yung council na kung saan naroroon yung lahat ng pleasure ng Diyos. Sabi niya, my council shall stand and I will do all my pleasure. Isaiah chapter 46 verse 10. Pero kung babasahin niyo po yung verse chapter 46 ng Book of Isaiah, nagagalit po siya sa Israel because nagwo-worship po sila sa idols. Tingnan nyo, ha, buksan nyo, ha, Book of Isaiah, chapter 46. Nung dideclared niya po ito yung verse 10, sinasabi niya, declaring the end from the beginning. So dito, from verse 1, itong sabi, Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beast and upon the cattle,
Your carriages were heavy loaded. They are a burden to the weary beast. So kung mapapansin nyo, sa verse 3, hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant in the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb. So dito makikita mo, mga kapatid, na kung saan galit ang Diyos sa idol worshiper, nagagalit siya. At sinasabi niya sa mga taga-Israel sa verse 4, sa verse 5, to whom will you liken me and make me equal and compare me that we may be like? Kanino niyo ako pwedeng ikumpara? So dito ipinapakita na Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Kaya dito sinabi niya, mga kapatid, sa verse 8, remember this and shew yourselves men. Bring it again to mind, O ye transgressors. Kayong mga sumusuway. So dito, nagagalit ang Diyos. So dito kung mapapansin nyo sa verse 9 and 10, remember the former things of old, for I am God, ako ang Diyos, and there is none else. I am God and there is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Gagawin ko yung gusto ko. Ngayon, balikan po natin, puntahan natin ang Revelation chapter 4 verse 11. Dito makikita po natin, mga kapatid, yung counsel na kung saan naroroon dapat ang lahat ng pleasure ng Diyos. Revelation 4:11, ito pong sabi, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Okay. So, pasok po tayo ngayon sa act of creation. Lahat ng purpose ng creation is for the glory of God. That is beyond question. That is beyond debate. Ulitin ko. Kasi ang liwanag po ng Revelation chapter 4 verse 11. Yung palang counsel is the plan of God. And everything about the plan is for His glory, for His own pleasure. Yun yung ibig sabihin pala nun. Kaya sabi niya, my counsel shall stand. Sabi niya, and I will do all my pleasure. Okay? So, ang pinag-uusapan pala dito sa Isaiah 46:10 is about creation. Maliwanag yan. Mamaya makikita nyo. Ngayon, sa Colossians chapter 1 verse 16, etong sabi. Colossians chapter 1 verse 16. Para makita natin that God, He is the creator of everything that exists. Everything that exists. Siya yung creator nun. Kaya ang sabi niya ngayon sa Colossians chapter 1 verse 16 ay ganito. Let me read. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Yung salitang by Him, as a creator, yung for Him is His pleasure. Okay. Ang sabi sa verse 17,
And He is before all things. And by Him, all things consist. So para makita ho natin mga kapatid, binilalagyan ko ngayon ng foundation kasi ipapasok po natin mamaya ang election, ang predestination, ang, wala na hong question sa predestination, pero yung salitang election, ano ho ba talaga meaning niya? Yan ba ibig sabihin pinili para pumunta sa langit? Kasi yun po yung conclusion lagi. Pero lagi kong sinasabi, the Bible is governed by the law of intended meaning. Okay? So ano ba yung kahulugan ng Bible sa salitang elect? Which I believe, mga kapatid, it plays a very important role. Ngayon, so maliwanag pala sa Colossians 1:16, Revelations 4:11, Isaiah chapter 46 verse 10, that the creation is all for the pleasure of God. But what we have proven, mga kapatid, last week, sin is not created, was not created. Hindi po nilikha ang kasalanan. Ang sabi ko, ang kasalanan, hindi ho siya part ng creation. Which in fact, ang anghel magkasala, tapos na silang likhain ng Diyos. Okay? Pero under the foreknowledge of God, nakita ng Diyos na magkakasala. So dalawa lang ang posibilidad sa kasalanan. Ang tawag sa ginagawa nating posibilidad, ang tawag dyan ay logical assumption. Kasi tatanungin natin, bakit nagkasala si Lucifer? Pangalawa, bakit nagkasala si Adan? Okay? So dahil hindi ho natin masagot yan, bakit sila nagkasala? Lahat ng gagawin po natin na conclusion, bakit nagkasala si Lucifer, bakit nagkasala si Adan, ang tawag po dyan logical assumption. Okay? Whatever the logical assumption we will arrive, laging nakabase po yan to what is stipulated, not to what is speculated. Okay, paano pinagkaiba nun? Pwede ko kasing sabihin na nakapasok ang kasalanan kasi ginusto ng Diyos. Ang tawag dyan, speculation, logical speculation. Bibigyan ko yan ng paliwanag na luhi ko. Halimbawa, kasi ang Diyos ang lumikha kay sa mga angels. At bilang Diyos, nasa ilalim sila ng control ng Diyos. Kasi siya yung Diyos. Sovereign God yan. Okay? Ngayon, alam ng Diyos na magkakasala si Lucifer. Ngayon, pero sa kabila ng alam ng Diyos na magkakasala si Lucifer, inaksyonan niya at nilikha niya si Lucifer. Kaya, kung magkagayon, ginusto ng Diyos at nasa ilalim ng pagkasoberano ng Diyos si Lucifer, at maging ang pagkakasala ni Lucifer kasama sa plano ng Diyos. Now, ang tawag po diyan, mga kapatid, ay logical assumption. Logical assumption po yan. Since na yan po ay hindi nakasulat sa Bible, since yan po ay hindi nakastipulate sa Bible, ang magiging meaning ng assumption na ginagawa natin, yan po ay babagsak sa logical speculation. So, yan ay speculation na lang yan. Pwede ho yung tama, pwede po yung katanggap-tanggap, kasi logical yan eh. Lalo pa kapag ang nagiging basihan mo ay pagkasoberano ng Diyos. Ikaw ang lumikha dyan, Panginoon, nasa control mo yan.
So maging ang pagkakasala niyan, utos mo. Part yan ng plano mo, Panginoon. Kasi kung hindi part ng plano mo yan, hindi dapat mangyari yan. Eh kapag yan ay dilapat mo sa Isaiah 46 verse 10, that my counsel will shall stand and I will do all my pleasure, ngayon, magiging speculative tuloy na maging pala ang kasalanan, pleasure ng Diyos. Okay, ang tawag po dyan, logical speculation. Since na walang basihan, kahit sino sa atin ay pwedeng magkaroon ng sariling speculation. Pwede tayong magkaroon ng sariling pagtingin na ibabase natin sa logical assumption. Kaya pansinin nyo, si Thomas Aquinas, nagkaroon siya, nagpresent siya ng kanyang logical assumption and speculation based on a logical premise na kung paano ang Diyos ay sovereign, lumikha ng tao, pero nakapasok ang kasalanan na hindi author ang Diyos. Ang tawag sa lahat ng ginagawa nila ay logical assumption and speculation. Ang batas, do not make inference based on this speculation. As much as possible, base your logical inference on what is stipulated. Ano ba ang nakasulat? At doon tayo ngayon titingin. Okay. What is clear from us right now that creation is for the glory of God. So, if we will look at on the aspect of the glory of God, angels were created to glorify God. Angels were created to give pleasure to God. Okay. The word sin sa human's perspective, sa tao, ang tawag po doon transgression. Pero kung papansinin niyo po, sa part ni Lucifer, hindi po transgression ang kanyang sin. Kasi wala siyang binayolate na batas. Walang batas na nagsasabi mga o inuutos sa kanila na binaviolate si Lucifer. Pero si Adan mayroon. May batas na inuutos kay Adan. But I want you to understand this. The purpose of the creation of God is His pleasure. Nilikha niya si Lucy, nilikha niya ang angels for His pleasure. Nilikha niya ang tao for His pleasure. Nilikha niya ang lahat ng bagay for His pleasure. That is the counsel and the purpose of creation. Okay, now, huwag natin iisang tabi na alam ng Diyos na magkakasala si Lucifer. Huwag natin iisang tabi na alam ng Diyos na magkakasala si Adan, because alam natin God is all no, has the prescience because He is God. So, pagsamahin natin, nilikha mo si Lucifer for your pleasure, sovereign God ka, pero bago mo nilikha si Lucifer at si Adan, alam mong magkakasala. Those are facts na nililay down natin ngayon. Pero maliwanag sa Bible na wala kang pleasure sa sin. Maliwanag sa Bible na galit ka sa kasalanan. That's another fact na hindi ko pwedeng i-violate because there are stipulated in the Bible. So in order for me to make a conclusion, in order for me to have this understanding, okay, hindi natutuwa ang Diyos sa kasalanan, that is stipulated in the Bible. Alam ng Diyos magkakasala si Adan, that is the foreknowledge of God, mentioned in 1 Peter chapter 1 verse 2. Okay? Before the foundation of the world, alam na ng Diyos. God is the creator of all things, meaning His sovereignty is always kasama ng pagiging creator niya. That He, as God,
is sovereign God na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. So, paano kung ngayon bibigyan ito ng conclusion? Pwede akong mag-speculate na hindi maaaring makapasok ang kasalanan kung hindi ito kinokontrol ng Diyos kasi ito ang pakanyang pagkasoberano. Speculation yan. Pero pwede ko ring i-speculate, pero galit ka sa kasalanan, ayaw mo ng kasalanan, naiinis ka sa kasalanan, pero nakakapasok siya. Inilikha mo si Lucifer for your pleasure. As si Lucifer ang angels for your pleasure. Pero hindi ka na-please nung magkasala si Lucifer. E kung si Lucifer nilikha mo for your pleasure as angel, so sa makatuwid, yung act of Lucifer for becoming like God, hindi ka na-please. Why? Because ang kin-create mo ay si Lucifer as angel for the purpose of your pleasure. Galit ka sa kasalanan, ayaw mo ng kasalanan, naiinis ka sa kasalanan, pero alam mo magkakasala si Lucifer, magkakaroon po ng problem, ano po yun? Yung pagkasoberano ba ng Diyos na wala nung magkasala si Lucifer? Yun yung isang bagay na gusto kong makita natin. Or, pwede kong isipin, under a logical assumption, under to what is stipulated, na kung tawagin po natin dito mga kapatid ay a priori probability. Hindi ko nakikita ito, pero ito yung mga naka-lay down sa Bible, ito yung mga naka-stipulate. Hindi ko na pwedeng i-conclude na pleasure ng Diyos ang sin kasi ang liwanag sa Bible. Kung babasahin ko ngayon yung tinatawag na Isaiah 46:10 na sinabi ko, I will do all my pleasure, at iko-conclude ko na kasama ang sin doon, that is a direct violation of the law of Bible logic that the Bible has no contradiction. That is also a direct violation of a second law of human logic under the law of non-contradiction. So ano yung pwede kong i-speculate under to what is stipulated, na gumagamit ako ng a priori probability ngayon, ano ngayon yung laman ng isip ng Diyos? So eto, hindi mawawala ang kanyang pagkasoberano. Hindi dapat mawala, mga kapatid, ang kanyang pagiging prescience. Hindi rin dapat mawala ang kanyang hatred sa sin. At hindi lalong-lalong mawala ang kanyang counsel at ang purpose ng kanyang creation. Kaya may dalawang anghel ngayon. Ano yon? Angels na kung saan yung original purpose na natili. Which is for the glory of God and for the pleasure of God. Pero mayroong angels na yung original purpose of creation na wala. Because they were created for the pleasure of God because they have committed sin against God. Yung pleasure which is the purpose for their creation, nawala. Kasi hindi na ho nagbibigay pleasure ngayon si Lucifer sa Diyos. And all the angels na nagrebel against God, wala na hong pleasure ang Diyos doon. So meron dito na yung purpose of creation, yung original purpose, nawala. Meron mga angels such as Michael the Archangel and Gabriel, hanggang ngayon yung purpose of their creation is originally for the pleasures of God. But Lucifer lost that original purpose to give pleasure and glory to God. So dito pa lang nakikita na po natin. So ano ang pwedeng logical inference na magkakaroon ako na hindi ko na violate ang pagka-sovereign ng Diyos, hindi ko mababiolate ang foreknowledge ng Diyos, hindi ko mababiolate mga kapatid, ang pleasure ng Diyos at ang purpose ng kanyang counsel, which is for His pleasure,
Ano po yun? Si Lucifer acted. Okay? As an exercise of his ability of choice. So yung ginawa ni Lucifer, ito assumption to, ah. Assumption to kasi si Lucifer, hindi ko masasabing may ano eh. Pero base sa kung ano naka-lay down, dahil hindi pleasure ng Diyos ang pagkakasala ni Lucifer, pero ang original purpose ng pagka-create kay Lucifer is under the pleasure of God, as sinabi ng Revelation chapter 4 verse 11. At sinabi po yan, mga kapatid, ng Isaiah 46 verse 10, na yun yung purpose, pero hindi na-please ang Diyos nung magkasala si Lucifer. So, nawala sa kanya sa original purpose. So, ang act ni Lucifer sa pagkakasala niya, sarili niya. Hindi yan diniktahan ng Diyos, hindi yan kinontrol ng Diyos. Bakit? Eh kasi hindi na-please ang Diyos dyan eh. Kung ang act of creation is under the pleasure of God. Eh, since na hindi na-please ang Diyos to what is stipulated, since na hindi na-glorify ang Diyos to what is revealed in the Bible, so what logical conclusion I may arrive in order for me to have a clear understanding of what happened before the creation of man when Lucifer fell under sin? So dito, ang conclusion ko po ngayon, hindi yung kinontrol ng Diyos, yung act na yan, pinayagan ng Diyos. Kasi nakita niya yan bago gawin ni Lucifer. So dito ko masasabi ngayon, mga kapatid, na yung act ni Lucifer is under the permissive will of God. Pero ayaw niya. So yung original purpose of creation of angels is for the pleasure of God. O punta naman tayo sa tao. Lahat ng nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. The same thing with Adam. Adam was designed to glorify God. Yung purpose ho para ma-please ang Diyos, matuwa ang Diyos, mapapansin po natin, sabi nung isang comment, di ba ang Diyos ang naglagay ng bunga at ng puno ng kaalaman na masama't mabuti? Opo. Pero sana isipin nyo rin, Diyos din ang naglagay ng puno ng buhay. The presence of the tree of life and the tree of knowledge of good and evil is indeed a strong evidence that God has given Adam an ability to make choices. At mapapansin nyo, ipinagbawal ngang kainin sa kanya ang puno, ang bunga ng puno ng masama't mabuti. Hindi lang ho naman puno ng kaalaman ng masama't mabuti ang puno na naroroon. Lahat pwede mong kainin kasama ang puno ng buhay. So the existence of two kind of trees, tree of the knowledge of good and evil, pag kinain mo, thou shalt surely die, pero the tree of life, pag kinain mo, hindi ka na mamamatay at mabubuhay ka sa kabanalan. Listen, when Adam chose the tree of the knowledge of good and evil, that is a direct transgression in the commandments of God. And biblically, God was not pleased. That is biblical. That is what is stipulated. At simula nun, pumasok ang kasalanan. Yan ang sinabi ng Romans chapter 5, verse 12. For by one man, sin entered into the world. Now, tandaan nyo, mahalaga po yan. So dito mapapansin nyo, yung purpose of creation na wala kay Adam. Yung bakit ka nilikha ng Diyos is for the glory of God. For the pleasure of God. Tandaan nyo po, ang decree is not for the pleasure of God. Ang decree is for the satisfaction of the attributes of God. The decree is to satisfy the justice of God. When Jesus Christ died at the cross,
yung that the law of the spirit of life is also a decree. Ano yon? Na ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay di mapapahamak. That is a satisfaction, mga kapatid, of the grace of God. Kasi doon niya maibibigay ang grace. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So the sending of the Son was part of a decree. That is also a satisfaction of the love of God. Pero mga kapatid, ang purpose, ang creation has only one purpose. Ano po yun? To glorify God. That is the original purpose of creation. Kaya ang sabi ko, sin was not created. So sin was not designed to give the pleasure to God. Kasi kung created ang sin, originally ang design niyan, ang pleasure ng Diyos. But since was not created, so therefore, hindi yan naka-design for the pleasure of God. Nung nakapasok ang kasalanan, isa lang po ang logical justification na mamimaintain po ang pagkasoberano ng Diyos, mamimaintain po ang foreknowledge ng Panginoon, at mamimaintain po, mga kapatid, ang supremacy ng Bible. Ano po yon? God permitted sin to enter. Because man were given the ability to make choices. Kasi bakit? Ang nasa garden po ay tree of knowledge of good and evil and tree of life. Directly ipinagbawal kay Adan ang tree of knowledge of good and evil, yung bunga niya kainin. Pero pinapahintulutan silang kumain ng bunga ng buhay. So ito po ay kalayaang pumili base sa kung anong nakasulat. So anong, kung based sa stipulation, ano nga yung conclusion ko? Hindi ko na pwedeng sabihin na pleasure ng Diyos yan. Ang Isaiah 46 verse 10, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." In reference to the creation. Kaninong purpose yun? Buksan nyo ang Ephesians chapter 1. This is the purpose that He purposed in Himself. Sa book of Ephesians chapter 1, para maintindihan nyo bakit ganito ang Ephesians chapter 1. Bakit po? Papasok na po ako sa election. Pag hindi nyo po naintindihan nito, yung counsel ng Panginoon, which is the plan, determinate counsel, which is the salvation, kaya hindi ho counsel, hindi ho yan decree. Ang decree ho ay determinate counsel. At ang determinate counsel, hindi po for the pleasure of God, but for the satisfaction of the attributes of God. As God of justice, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So huwag niyong ilagay sa pleasure yung decree. Ang decree, nung kamatayan ni Kristo, decree, hindi ho pleasure ni Kristo nung mamatay siya. Kaya sabi niya, kung maaari, huwag nang dumaan sa akin ng saro ng kamatayan. Bakit hindi siya natutuwa? Hindi rin ho natuwa ang Ama nung mamatay si Kristo. When He became sin for us, nasaktan sila. Nahihirapan sila. Bakit? Kasi hindi pleasure ng Diyos ang decree. Ang pleasure ng Diyos, creation. Kaya siya lumikha. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay eto. Verse 9. "Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purpose in Himself." Now, bakit He purpose in Himself? Siya lang kasi ang nag-act sa creation. Wala namang iba. God created all things. So therefore, purpose niya lang yung mag-exist dito. Wala na. That is,
He purposed in himself, when God acted on creation, the only purpose in himself is his pleasure. Everything that he created is for his own pleasure. Okay? But clear in the Bible na hindi siya na-please sa sin. Clear. So, that is already stipulated. So, don't make speculation that will contradict what is stipulated. Base your inference or logical inference based on what is stipulated, not on what is speculated. Pwede ko rin namang sabihin na Diyos yan, kagustuhan niya yan. Speculation yan. Wala kang proof. In fact, pag kinonclude mo ng ganyan, kinukontra mo Bible. O, hindi pe, pwede yun. Ngayon, ang sabi rito, having made known unto us the mystery of His will. Ano po yung mystery of His will? That we are created for His glory. That we are created to glorify Him. Sabi nga, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Our very existence is for the glory of God. That's the purpose. Every creation is for the glory of God. That is the purpose in Himself, because He is the only creator who acted alone without the command or without the influence of anyone in creation. It is the purpose in Himself when He created. That is for His good pleasure. Ngayon, papasok na tayo sa election, mga kapatid. Bakit po? Pag naintindihan mo na ngayon yung good pleasure ng Panginoon, alam mo na ngayon na ang lahat na bagay nilikha para sa Kanyang katuwaan. Hindi ang decree sa pleasure ng Diyos. So when you say what He decreed, decree is not about the pleasure. Paulit-ulit kong sinasabi, kaya mali na sabihin mo what He decreed. Creation is not a decree. Creation is a council. Decree is a determinate council. Determinate council is about salvation. Council is about the plan. The council is the pleasure of God. Determinate counsel is the satisfaction of the attributes of God. Kasi salvation yon. So, ang pleasure lamang po iyong counsel that He purposed within Himself. Kasi siya lang ang nag-create. Sa sarili niya lang. Hindi niya pwede. Inire-reveal niya sa atin yon as saints, as saved. Anong sinabi niya? Verse 6. Basahin niyo muna ang Ephesians chapter 1. To the praise of the God. Samahan natin sa verse 5. Samahan natin. Simulan na natin sa verse 4 nang makita natin bakit very popular po sa Calvinist ang Ephesians chapter 1. But boldly, boldly, and let me say this, courageously, I will say this. Every understanding and explanation in Ephesians chapter 1 of Calvinist people are purely out of context and philosophical. Purely out of context and philosophical. Bakit po? Kasi hindi ho design ang election unto salvation. Hindi. Tingnan nyo. Simulan nyo sa verse 4. According as He had chosen us in Him. Gusto kong makita nyo ang salitang in Him, which is kay Jesus Christ. Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Tandaan nyo po yan. Kasi yung love are expressed, should be expressed voluntarily. Walang love kapag walang voluntary act. Hindi pwedeng iniutos, hindi pwedeng ikinumand. So therefore, verse 4 actually means elect.
pinili. According as He had chosen us before Him in love, before the foundation of the world. Anong sabi? That we should be holy. Dito pa lang makikita mo na. And without blame before Him in love. Tuloy natin, bago kayo paliwanag yon. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Even our own adoption, according to the good pleasure and His will. Ano ha? Ng Panginoon, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted into the beloved. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Now, pakinggan niyo po to. Creation is the council. Determinate council is a decree. So, iba yung council, iba yung determinate council. Determinate council is for the satisfaction of His attributes, such as justice of God. Why? Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Sabi ng Bible, He was delivered by the determinate council and for knowledge. Council is for the pleasure of God, which refers to plan. Revelation chapter 4, verse 11, that all things were created for Him, for His own pleasure. So that is the original purpose of creation. What happened then? Now, sabi ninyo, 1 Peter chapter 1, verse 2. Sabi, chosen. Basahin muna natin Ephesians chapter 1, verse 4 bago tayo mag-jump sa 1 Peter chapter 1, verse 2. Para makita natin, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Ano sabi niyan? That we should be holy and without blame before Him in love. Tandaan niyo yun. Tandaan niyo yun. That we should be holy. That is the key word for election. Maintindihan niyo ako, balikan niyo ngayon ang 1 Peter 1:2. Sabi ko, the Bible is governed by the law of intended meaning. Yung His own purpose is not a secret council. His own purpose is the purpose of His creation. Hindi mo pwedeng i-conclude that even the sin of Lucifer is for his own pleasure. Why? Kung make a logical inference to what is stipulated, do not make logical inference to what is speculated. Magkaiba po yun. Ang speculation is a philosophical assumption unfounded in the Bible and sometimes directly contradictory to what is written. If you will make a logical inference based on what is stipulated, you will also have what you call a philosophical assumption that will never contradict the Bible, that will never directly go against what is written, but rather basing every conclusion that will affirm, confirm, support what is stipulated in the Bible. That is how to make a logical inference. Tingnan nyo ngayon, 1 Peter chapter 1, verse 2. Elect according to the foreknowledge of God, not sovereignty. Kaya nga ang question, nung nag-elect ba ang Diyos, sovereign na siya? Or prescience pa lang niya ang ginagamit? Kasi bakit? Because ang sovereignty,
ay kakambal ng creation, creator. He is sovereign because God is the creator. That is exactly what John Calvin says. Sovereignty and being a creator, magkasama yan. So therefore, God is not sovereign before the creation. Kung nag-elect na siya rito nang may angels na, sovereign na siya. Pero again, how can you make that assumption that angels were already created in the book of 1 Peter chapter 1 verse 2? If for knowledge pa lang yan, counsel pa lang po yan. Okay? So dito maliwanag, gusto ko makita nyo, elect according to the foreknowledge of God the Father, Father na po ang isang person, okay? Hindi ho yung foreknowledge of God lang, foreknowledge of God the Father. Through the sanctification of the Spirit unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace be unto you and peace be multiplied. Now, anong ibig kong sabihin? That election is not about heaven. That election is about the original purpose of the council. Ano pong ibig kong sabihin? That God elected before the foundation of the world under His foreknowledge through the sanctification of the Spirit and to the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus Christ for us to be holy. Yun yung purpose. Bakit po? Because no, you cannot glorify God kapag may kasalanan. So the very purpose of election, kaya dyan, election is unto purpose. Ano po yun? The restoration of the original purpose of creation for the pleasure of God. Yun yung purpose ng election. Kasi nawala tayo sa purpose, na derailed tayo. We are created for the pleasure of God. Pero na-derailed po tayo, na-derailed ang tao sa original purpose po niya. Pero ngayon mga kapatid, bago pa tayo magkasala, bago pa tayo kin-create, nakita na ng Diyos through His foreknowledge na magkakasala si Adan, mga kapatid, lahat yan pinahintulutan niya, hindi po niya dinidecree. Kaya ang Isaiah 46:10 is the purpose of the council, is for the pleasure of God. And that is the plan of salvation. The election, mga kapatid, is through the sanctification. Ang meaning ng sanctification, you are separated. You are separated for God. That is the word sanctified. Anything that is been sanctified, mga kapatid, are separated for God, for the glory of God, for the pleasure of God. That is the word sanctification. Sanctification is for the glory of God, for God, for tanggal na naman, alamat na lang, bumabalik-balik yan, lolo ko yung aking camera. So the election is restoration of the original purpose of creation. That is exactly Isaiah 46 verse 10. My counsel shall stand and I will do all my pleasure. Kaya nga sabi niya, we are chosen that we should be holy. Because what pleasing to God is holiness. Tingnan niyo. Sabi nila ng mga Calvinists, ang makasalanan, lahat ng ginagawa, kasalanan. Hindi po. Hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang sinabi ng Bible. No one that seeketh God. Pero para sabihin mo, lahat ng ginagawa ng tao, kasalanan. Mga kapatid, hindi po. Bakit po? Kasalanan ba ang mag-bless sa nanay?
kasalanan ba ang tumulong sa kapwa? Ang sabi ng Bible, di makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makinig ka sa akin. Kung bakit hindi napi-please ang Diyos sa ginagawa natin kasi may kasalanan tayo. That is in reference to the singular sin. From then on, because of the sin entered, yung salitang kasalanan na ipinamana ni Eva at ni Adan sa lahat ng kanyang nagiging anak, mga kapatid, man can no longer please God because of that singular sin. Tingnan nyo. Romans chapter 6, basahin natin. Hindi dahil kasalanan ng ginagawa mo. Kahit tama, maganda ang ginagawa mo, still you cannot please God because you are already been derailed from the original purpose of your creation because of the sin, which is singular. You can no longer please God. The original purpose of your creation has been lost. It can only be restored through holiness, and that is the holiness of Jesus Christ. So election is for the restoration of the original purpose of our creation. Bakit ako nilikha ng Diyos? So ngayon, nung tayo ngayon ay tinanggap unto the beloved so that we might become holy, therefore that holiness restore us to the pleasure of God. Kasi ang kabanalan lang po ang pwedeng magbigay ng pleasure sa Diyos. So dahil tayo'y pinaging banal ng dugo ni Kristo, dahil tayo'y sinanctify ng banal na Espiritu Santo, at ang sinasabi ng Bible, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So hindi mo kaya yan. Sabi ng Bible, without me you can do nothing. So by the grace of the Lord Jesus Christ, it is Jesus Christ who are working through us. It is the righteousness of Jesus Christ that is given to us. We are cleansed by the blood of Jesus Christ. Anong sabi niya ngayon? Na i-restore tayo sa pleasure ng Diyos. For it is God, which is Jesus Christ, which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. That is the original purpose why God created. For His own pleasure. When He elected us to become holy. Kaya nga ang election natin is through the sanctification of the Holy Spirit by the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Why? Kasi doon tayo magiging banal. At sa kabanalan, maire-restore tayo sa purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos. Ano po yun? To give pleasure unto His name. Glory unto His name. So, ang election is not about heaven. Election is about the purpose of restoring us to the original purpose of creation so that ma-please natin ang Diyos. O ngayon, tingnan nyo, Romans chapter 6. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Gusto kong makita nyo, mga kapatid, na ngayon, nasa flesh tayo, nasa kasalanan tayo. Hanggang ngayon, hindi ho napi-please ang Diyos sa flesh. Why? Lahat ba ng ginagawa ng flesh mo kasalanan? Hindi eh. Pero bakit hindi mo ma-please ang Diyos sa flesh? Kasi may kasalanan. Tingnan nyo ang sinabi ng Bible. Dito. Verse 12. Romans chapter 6, verse 12. Pansinin nyo ang singular sin. That is the original sin inherited from Adam and Eve. Because of that sin, mga kapatid, tayo ay naging maduming basahan sa Diyos. Hindi tayo kayang tingnan ng Diyos
Bakit? Because of that singular sin. We are already sinner. Kaya lahat ng gagawin mo, in fact, wala ka nang ang gawin kapag tiningnan ka ng Diyos because of that singular sin. Galit na ang Diyos. Hindi mo na siya pwedeng i-please. So yun, kaya ang sabi ng Bible, ang hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan nyo, yung tao na nalangin, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Anong sabi ng isa? Depart from me, ye curse. Tumatawag ka na nga sa Diyos eh. Kasalanan bang tumawag sa Diyos? Hindi. Pero bakit hindi ma-please ang Diyos? It is because of sin. Hindi dahil gumagawa ng kasalanan, kundi dahil may nakatahang kasalanan. Eh kahit ka ikaw mananampalataya na, malinis na nga ang kaluluwa at espiritu mo. Pero anong sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 12? Let not sin therefore reign in your mortal body. Ano yung sin? That is the singular sin inherited from Adam and Eve. That ye should obey it in the last thereof. Pansinin mo, hanggang tribulation may tinatawag na elect. Because those elect are chosen to give pleasure to God. Yun yung purpose of election nila. They were elected, mga kapatid, to give pleasure to God. Kaya nga mga kapatid, listen. Pagkatapos ng lahat ng ito, listen. God will create new heaven and new earth. The old heaven and the old earth will perish. Why? Pati yung flesh, wala na tayo. Anong nangyari? Inirestore ng Diyos ang purpose ng creation. The first heaven and the first earth may kasalanan. Sa first heaven, nagkasala si Lucifer. Sa first earth, nagkasala ang first Adam. Si Adan. Pumasok ang kasalanan sa first earth heaven. Pumasok ang kasalanan. Sa first earth, pumasok ang kasalanan. So yung purpose of creation, that God's purpose in himself, that is for his own pleasure, mga kapatid, was derailed. The creation of the new heaven and the new earth is the restoration of Revelation chapter 4 verse 11 and Isaiah chapter 46 verse 10. Ano po yun? That all things were created for his pleasure. That is what he purposed within himself. Kaya nga ang election is through the sanctification. Sanctification, ano meaning? Inihihiwalay ka for a purpose. That is the word sanctified. The Levites were sanctified. Why? Because they have a purpose to serve God. So sinasanctified sila. We are sanctified. Why? Because the purpose of pleasing God, that is the original purpose of God in creation, inire-restore niya na sa atin. In fact, ang soul natin can please God now, but the flesh cannot please God anymore. Why? Because of sin. Because of sin. Kung kahit anong gawin ng flesh, kahit anong gawin ng unsaved, hindi nila mapi-please ang Diyos. May bakit? The fact na may sin, hindi napi-please ang Diyos. And word na please, yan ang root word ng pleasure. How ka mapi-please ang Diyos sa sin? The creation is for his own pleasure. So, before the foundation of the world, 1 Peter 1:2 is the purpose of election is the restoration of the original purpose of creation. Ano po yun? For the pleasure of God.
So, anong basis ngayon ng election? Sanctification of the Holy Spirit. Pag sinabing sanctified ka, you are now set aside solely for God, for the glory of God, for the pleasure of God. That is the meaning of sanctification. And that is the purpose of your election. Paano ka na-sanctified? Balikan mo ang 1 Peter 1:2. Balikan mo. So huwag niyo sabihin sa akin langit. Kasi ngayon pa lamang nang tayo'y na-save, na-restore tayo sa purpose ng creation. Ano po yon? To give glory to God. Kaya lang nasa flesh ka pa, anong sabi? Don't let sin reign in your mortal body. Kasi bakit? Hindi napi-please ang Diyos sa flesh. Kasi bakit? Because of sin. Anong sabi ni Paul? Sin dwelleth, sin that is in my flesh. God hates sin. He was so displeased with sin. When Adam chose the tree of knowledge of good and evil, he was derailed to its original purpose. That is to please God. Nung naipamana niya yan sa kanyang mga offspring, na-derailed din ang mga tao sa purpose. That is to please God. Ngayon, nung pinayagan ng Diyos yan in the act of His creation, nag-elect na siya na itong mga taong ito, ito ang i-restore ko sa original purpose. Ano po yon? That the purpose of creation is to my pleasure. Kaya sabi niya, tingnan nyo ngayon ang election. Tingnan nyo kung mali ako. Hindi po yan langit. Purpose po yan. Your purpose, bakit ka nilikha ng Diyos? That is for His own pleasure. Yan ang Isaiah 46:10. Yan din ang Revelation chapter 4 verse 11. For the pleasure of God. Kaya ka inilek for the pleasure of God. Hanggang ngayon, dapat for the pleasure of God ka. Kasi nung tinanggap po si Kristo, part na ng election mo yan. For the pleasure of God. Tingnan nyo. Tingnan natin muna Isaiah, 1 Peter 1:2. Bago ako, kung may tanong kayo, ngayon, na-revealed ko na lahat. Predestination is unto adoption. Election is unto purpose. So yun pala ang meaning ng Isaiah 46:10. Hindi pala yun na ang sin for the pleasure of God din. Hindi pala yun. Kasi displeased ang Diyos sa sin. Kaya sabi ko, make your inference based on what is stipulated, not on what is speculated. Yung God na please sa sin, yung sinabi mo, sin is also for the pleasure of God, that is speculation. Pero kung yung nakasulat ang pagbabatayan mo, galit ang Diyos. So wag mong i-conclude ang Isaiah 46:10 na napi-please ang Diyos sa sin. Kasi everything is for His own pleasure. Tandaan mo ang sinabi doon, counsel. That is the plan, the purpose of His creation. I-connect mo yan sa Revelation chapter 4 verse 11. O ngayon, ang election, anong sabi? Elect according to the foreknowledge of God, so hindi decree. The Father, through the sanctification of the Spirit. No? Tanong ko sa iyo, ano ang doctrine of sanctification mo pag sinabing sinasanctify ka? Ang meaning ng sanctification, you are separated from the rest for a purpose. Yun ang sanctified. Sanctification is unto the purpose. So yung election mo is through the sanctification of the Holy Spirit. Bakit? Kasi sanctification meaning for God, for the glory of God, for the pleasure of God. That is the word sanctification. Bakit ka na-sanctified? Unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Kasi ikaw ay nilinis ng dugo ni Kristo. Nagbuho siya ng kanyang dugo. Under determinate counsel, he was delivered by the determinate counsel.
that is the satisfaction of his own attributes, not for the pleasure. Ulitin ko ha, ang pleasure nasa council. Ang satisfaction ng attributes ng Diyos nasa decree, determinate council. Ang election ay nasa purpose. Ano po yun? Para i-restore ka sa purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos. Ano po yun? For the pleasure of God. Okay, hindi na please ang Diyos nung pumasok ang kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kanya inilek to become holy. Tingnan nyo ha, kasi sa holiness lang napiplease ang Diyos. Through the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Puntahan nyo ang Ephesians chapter 1 na malimit nila gamitin as I conclude. Tingnan nyo. Ephesians chapter 1. Simulan natin sa verse 5. Hanggang verse 6. Tama ba ako? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Anong karugtong? Koma? Ano yung karugtong? That we should be holy. Ang salitang holy, yan ang salitang sanctified. Hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang hindi banal. Dito pa lang tayo sa lupa ngayon, part na to ng ating election. Bakit? Because nabubuhay tayo ngayon for His glory, for His pleasure. Kaya sabi ng Bible, whether you eat or drink, do all for the glory of God. And that is the pleasure. Without holiness, you cannot glorify God. Kaya sabi niya, pinili kita para maging banal. Sanctified ka. Ang salitang sanctified, pinagbanal ka at inihiwalay ka para sa Diyos, sa kapurihan ng Diyos at sa kaluwalhatian ng Diyos. And without blame before Him in love. So dapat ikaw ay ekspresyon ng pag-ibig. Kasi doon mo lang natutuwa ang Diyos. Kaya kakabinigyan ng Diyos ng free will eh. Para sa pamamagitan ng kakayanan mong pumili, piliin mo ang Diyos at mahalin mo ang Diyos higit sa isip mo, sa puso mo at kaluluwa mo. Bakit? Love is a voluntary act. Having predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. The purpose of your creation is the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. O ngayon, paano mo mag-glorify ang Diyos? Paano mo mapipilis ang Diyos? Which is the purpose of your election. Not the heaven, but to the pleasure of God. Ngayon, pakinggan nyo to. For it is God. Philippians chapter 2, verse 13. Dito po, restored na tayo sa purpose. Under election. Philippians 2.13. Bumalik na yung good pleasure ngayon ng Diyos. Which is yun ang sinasabi ng Isaiah 46.10. Ano po yun? For it is God, which... 3.13 ba? 4.13? 2.13 na, napasensya na po kayo. Ha? Okay, 2.13. Oh, ito lang natin. Medyo nagkakaroon kami ng technical problems pero magaling tong aking IT. Mabilis. Binuksan lahat ng computer. Isa man na magkamali, at least may nagagawa siyang paraan. Kaya iba na yung aking ano eh. Ayan. Sabi diyan, for it is God which worketh in you. Bakit? Because that is the righteousness of Jesus Christ. We are restored in the holiness and we are restored to the purpose of creation and that is your election to bring you to the original purpose of creation which is for the pleasure of God. Ngayon, in order for that to happen, sabi ng Philippians 2.13, dito po sa spirit lang ito applicable, hindi po sa flesh. Ha? Kaya don't let sin reign in your mortal body.
Sabi ngayon, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. O, ngayon na-restore ka. Kailan ka na-restore? Nung na-save ka. Kasi doon ka lang naging holy. Kapag hindi ka magiging holy, hindi ka mare-restore sa purpose. Hindi matutupad ang pleasure ng Diyos sa iyo. As I close, Isaiah 46 verse 10. Ito na ngayon ang Isaiah 46 verse 10. So wag mong isipin sabag, kapatid, ang election ay hindi langit. Ang election ay purpose na kahit wala pa ako sa langit ngayon, na i-restore na po ako sa purpose. Ano yon? To give pleasure to God. True. The sanctification of the Holy Spirit, the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Ngayon pa lang, naka-restore na po ako, so wala pa po ako sa langit. Nasa lupa pa ako. Mape-perfect po yung restoration ko kasi nasa flesh pa ako ngayon eh. Mape-perfect po yung restoration ng mga elect sa new heaven and new earth. Bakit sinira ng Diyos ang new, ang heaven, ang old heaven at ang old earth? Kasi nagkasalanan doon eh. Sa old heaven, nagkasala si Lucifer. Sa old earth, nagkasala si Adan. So ngayon, i-restore ng Diyos lahat. O, sirain natin uli. I-restore natin yung purpose. Itong mga inelect natin sa original purpose. O, eto na ngayon. Ilagay mo sila sa new heaven and new earth. Bakit? Na kung saan, matutupad na ang Isaiah 46:10. Ano po yon? Declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, saying my counsel, which is my plan, the purpose of your creation, shall stand, and I will do all my pleasure. That is the purpose of election. To restore us to the original purpose for the pleasure of God. Now, to make speculation that God, that even sin is for the pleasure of God, listen. That tells me right now that your doctrine is purely speculative, purely philosophical, purely logical. But boldly I will say, in total disagreement of what is written in the Bible. Siguro wawakasan ko na muna itong pag-aaral natin ng election. But anyway, sana na-enjoy nyo mga kapatid. Wala po akong intensyon na ilagay o awayin ang aking mga kapatid at kaibigang mga pastor na Calvinist. Pero tandaan niyo po, your understanding of Isaiah 46:10 are purely speculation. Those are just philosophical assumption. The fact na kinontradict mo pa ang Bible, now they are purely unbiblical and purely philosophical. Not all philosophical assumptions are in agreement with what is written in the Bible. Tanong, how to make a logical inference? Make a logical inference on what is stipulated, not on what is speculated. Mga kapatid, magandang gabi po. Magtanong po kayo, malaya po kayo. Pwede nyo po akong tanungin, kontrahin, kausapin. Total, natapos ko hanggang ilang part 5 na ba to? Oh, part 5 naman ito. Simulan nyo sa simula hanggang sa dulo. Tingnan nyo po. Pag-aralan nyo po. I-consider nyo po. Kung ayaw nyo naman, manatili na lang po kayo that even sin is for the pleasure of God. Election is for salvation. Predestination is for heaven and hell. No. Biblically, predestination is unto adoption. Election is unto purpose. Ano po yon? That you are created for the pleasure of God.
you are elected to be holy so that you can be restored to the purpose of the pleasure of God. Well, salamat po. Sana ho magtanong kayo, magsalita kayo. Kung hindi nyo pa po ako nauunawaan, Pastor, magulo ah. O, magtanong pa po kayo, lilinawin ko po yan. Baka sakaling mag-attempt pa ako magbigay ng another part 6 this coming Monday. Pero pag sinabi nyo, Pastor, malinaw na po. Masaya na po kami dyan sa aral na yan. Natutuwa na po kami dyan. O, let's proceed to another topic. Ano po? So, thank you so much po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po yung sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pagkilos at pangungusap. Nawa ang lahat ng pinag-aralan namin, Part 5, Panginoon, ng applying Bible logic in the subject of election and predestination. I don't want to dig deeper any longer. Alam ko magiging mas mahirap na mga susunod if I will make another attempt. But God, salamat po sa wisdom, salamat po sa knowledge. Malinaw po, ang inference kung anong nakasulat, hindi ko na nung haka-haka. Ang haka-haka ay posibleng maging correct, pero hindi kailanman magiging biblically correct, biblically true. Alam namin ang predestination, hindi po sa langit at impyerno, yan po ay sa pag-ampun mo sa amin. Pero ngayon, Panginoon, naging malinaw po ang election pala namin ay hindi para dalagay mo kami sa langit, kundi para ilagay mo kami sa purpose mo. Ano po yung for your pleasure. At nung araw na ikaw ay tinanggap namin sa aming puso, inirestore mo ang purpose bakit mo kami nilikha. For your own pleasure. Thank you, Lord. Kaya sabi mo, whether we eat or drink, do all for the glory of God. Salamat po, Panginoon. E-bless mo lahat ng iyong mga anak na nakikinig. Pagpalain mo ng karunungan at katalinuhan sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Salamat po. Thank you so much. God bless po. Please do comment. I will try to make a stop on our lesson on predestination and election. But if you wish to me to move forward, please, medyo mas lalalim pa po ako ng mas malalim. Baka naman iba na ang pangunawa. Mahirapan na po tayo. Pastor, hindi pa ho klaro. Please let me know. Thank you so much. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung pong Villa Andir Los Baños, Laguna. Kapatid, kaibigan ko ho, kaibigan ho nating pastor ang nangangasiwa di ang business niya po ngayon yan. Pwede ho kayong mag-overnight dyan. Alamin niyo lang kung magkano staycation. Puntahan niyo po ang kanilang page. Napakagandang lugar. Buong church, buong pamilya, buong angkan. Pwede po kayo diyan. Makakatulong po at mag-i-enjoy po kayo. Ano po? Thank you so much po. Villa Andir Los Baños, Laguna. And ang number 0998-952-7049. Please, puntahan niyo po ang kanilang page. Pakipromote na rin po sa mga kaibigan natin. Thank you so much. God bless you po.